Ito yung gimbal natin. Ginagamit natin sa pagkuha ng mga video. So, dito, makikita nyo yung light. Andyan yung power button. Tapos yung level ng battery nya. Tapos meron tayong, VF, ibig sabihin, pan-follow. Tapos yung L-lock. So, meron naman tayo na yung record button. Tapos yung L-lock. So, meron naman tayo na yung record button. Ayan, record button, yung camera. Ito yung adjust ng zoom, zoom in, zoom out. And, andito yung menu natin. Andito din yung control natin. Ayan, para sa display. Ayan. So. Ayan guys, na-update na natin. Na-upgrade na pala natin yung software ng gimbal natin. So, ito na yung gimbal ito. Currently, ang ito ko yung makikita dyan dito sa kita. Ako na tayo dito. And, yun nga. Sa paggamit ko ng gimbal, siguro mga ilang buwan pa lang, 5 months pa lang na nagagamit ng gimbal. Actually, napili ko ito sa, sa kasama ko. So, pag magamit kasi ng gimbal, nalilesen kasi yung unwanted na movement ng camera gamit yung cellphone. So yung gimbal natin is ang ginagamit na ting gimbal is para dito sa cellphone. Adjustable naman yung handle niya. Mamaya papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan guys, makikita nyo, nilagay na natin yung phone. So ayan. Ayan siya. Makikita nyo yung phone, naka-stabilize yung ganyan. I-open natin yung apps niya. Open natin yung cellphone muna natin. Ayan. So, meron siyang apps dito. Ayan, see and play. Ayan, tubusan natin. See and play. So, tapos, i-connect natin siya sa Bluetooth. Nating i-connect yung phone natin. Ayan. Searching yung Bluetooth connection. Automatic naman siya guys. Kapag in-on nyo na siya, automatic yan. Pag binuksan nyo yung application nyo sa cellphone, yung apps na yun pala is nasa Play Store din. So, bali, i-search mo lang yung see yun. Ayan yung para sa gimbal natin. So, ayan. Pag lumabas na ito guys, ayan, ayusin natin. Ayan guys, kapag lumabas na yung Smooth 4, yung natin, pangalan, internal natin, ayan, connected na yung gimbal natin. Ma-full control na natin yung camera phone natin. Katulad niyan, isa-zoom in ko siya, yan, di ba? By using the hand wheel, dito sa left side niya, ayan. Zoom in,
Ayan. Tapos, zoom out. Tapos, meron din tayong motion tracker. Yung kukunan, di ba? Ayan. Halimbawa, yung motion tracker natin. Ito. Dito sa left side, yung button yan. Pag nag-dilaw na siya, tapos, i-ano mo lang yung ay, yung ano, yung i-ano mo lang itong camera. Ayan. Susundan tayo niyan. Ayan, di ba? Sumusunod siya. Ayan. Umiikot yan, guys. Ayan. Susundan ka niyan. Basta yung object is na di-detect niya, susunod yan. Pero pag nawala naman, babalik siya sa dating. Tapos ito, guys. Ito yung record button. Pag ni-record mo siya, pinindot mo yung red button na yan. Once you push this red button, nagre-record na siya. Ayan. Diba, nagre-record na siya. So, pinindutin mo ulit, mag-stop siya. Ayan yung button. Tapos, ito naman wheel na to. Maano mo yung brightness niya. Ma-adjust mo yung light. Ayan. Tapos, pag pinindot mo naman itong sa focus, auto-focus niya, magbablur siya. O, ganyan. Tapos, i-ano natin. I-adjust natin yung zoom niya.